Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nakakuha ng mahalagang endorso mula sa oposisyon ang isang Filipino-Canadian na si Noemi Victorino para sa nalalapit na halalan sa provincial legislature ng British Columbia sa Oktubre. Suportado naman siya ng leader ng BC United na si Kevin Falcon. Nagpapatrol, Rowena Papasin. I am the person that actually gets results. So any project given to me, even with the government, I get it done. Only because that's how I'm built. I believe it. Dalawat kalahating buwan na lang bago ang provincial elections sa British Columbia sa Oktubre 19. Kaya naman walang humpay ang pangangampanya ng Filipino-Canadian na si Noemi Victorino na tumatakbo sa ilalim ng BC United para makapasok siya sa BC Legislature. Ibinahagi ng kandidato para sa riding ng Surrey-Guilford sa potential supporters na dumalo sa kanyang fundraising event kung bakit niya naisipang tumakbo sa halalan. The least affordable province, and what did it for me was when 1 in 3 of our residents want to leave BC, right? So that signals loss of hope. Naroon din sa pagtitipon ang leader ng BC United na si Kevin Falcon upang pagtibayin ang suporta ng kanilang partido sa kandidatura ni Victorino. Isa-isang pinuntahan ni na Falcon at Victorino ang mga dumalo sa pagtitipon upang ipaliwanag sa kanila ang plano ng BC United para solusyonan ang mga isyong kinakaharap ng mga British Columbian. Kasama rito ang tumataas ng mga kaso ng kriminalidad, kakulangan ng mga healthcare worker at ang kakulangan at sobrang kamahalan ng mga bahay sa BC. A lot of Filipino families are suffering right now. They're suffering living in the most unaffordable province in the country, which we've become under this government. We're going to bring those young people home, those international medical graduates, who are Canadians after all, and get them helping us get out of this crisis. Tiwala si Falcon na magtatrabaho si Victorino ng husto para paglingkuran di lamang ang mga Pilipino kundi maging ang mas malawak na komunidad. Kasabay nito'y ipinaabot din ni Falcon ang paghanga niya sa mga Pilipino. I love the Filipino community because there's no more generous community that has done more to help our seniors population, the healthcare system. It is the kindest, the most compassionate group of people I've ever seen, and I really mean that. Sinamantala na rin ni Falcon ang pakikipag-usap sa TFC News upang humingi ng paumanhin sa libu-libong Pilipinong healthcare workers na nawalan ng trabaho noong nasa kapangyarihan pa ang BC United na dating kilala bilang BC Liberal. Ito'y bunsod ng pagpapatupad nila ng kontrobersyal na privatization policy sa healthcare support services noong unang bahagi ng 2000. Maraming mga Pilipino sa healthcare support services ang na-layoff dahil dito at daan-daan ang napilitang tanggapin ang mas mababang sweldo ng walang benepisyo para patuloy lang silang makapagtrabaho. For them, I would apologize that they've gone through difficult times for sure. And I would say to them, look, when you get elected into government, you don't get perfect. You just try and do the best job you can. And that means you're going to make mistakes. Samantala, ilang mga kababayan din ang tumutulong sa kampanya ni Victorino. Nagbo-volunteer sila na sumama sa door knocking ng kandidato para mas maraming Canadian ang makaalam ng kanyang pagtakbo. Overwhelming kasi napaka-warm ng welcome ng mga na pag nagdo-door-to-door kami. So yung warm yung welcome sa amin ng mga sumusuporta din sa kanya. Anong pangalan? When it say Noemi, alam na nila. Ano yung hope mo for Noemi? Of course, syempre para sana manalo. Para at least marami din siyang matulungan. I know marami siyang potential na matutulungan kasi kami mismo natulungan na din niya. Nagpapasalamat si Victorino sa suporta ng mga kababayan at ipinangako niyang magiging tinig siya para sa kanila sakaling mahalal sa lehislatura. I am overwhelmed and touched by the generosity of the Filipino people in terms of their time. I am here when elected. I will make sure that you have, that I have your voice, that I'm your representative, the Filipino community and the broader community. Hinikayat ni na Falcon at Victorino ang Filipino community na bumoto ngayong Oktubre kung gusto nilang makita ang mga gusto nilang pagbabago sa probinsya. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Surrey, British Columbia. Tambok ang musical performance ng Male Ensemble Philippines, traditional at folk songs sa ika-67 anim na anibersaryo
ng diplomatic relations ng Pilipinas at Cambodia. Nagpakitang gilas din ng mga Filipino singers sa pagkanta ng mga awiting French, Spanish, Korean at Cambodia. Nagpapatrol, Rhea Socon Live. World-class Filipino talents ang ibinida sa ika-67 na anibersaryo ng Philippines-Cambodia diplomatic relations. Isinagawa ito noong July 19 kasabay ng selebrasyon ng ika-126th anniversary ng Philippine Independence Day. Nagpakitang gila sa kanilang musical performance ang Male Ensemble Philippines o MEN. Sinimula na grupo ang musical sa awiting The Awakening. Sinundan naman ito ng mga traditional at folk songs kagaya ng Sa Puno ng Saging. At Nunot Kamu Kanako. Hindi rin nawala ang mga kanta ni Basil Valdez at Ryan Kayabyab. Lalo pang humanga ang mga panauhin sa pag-awit ng grupo ng French, Spanish at Korean songs. Mayroon din Cambodian mula sa tinaguriang King of Khmer Music na si Sin Sisamot. Very challenging ang Khmer. Ang reaction kanina nung nakita namin yung kumanta kami, talagang iba. Ganun pala ka-popular yung song. Talagang natuwa kami nung marinig yung audience na nakikikanta rin with us. So talagang na-feel namin ang warmth ng Cambodian people. Ipinagmalaki ni Ambassador Flireda Ann Camille Mayo ang angking talento ng Male Ensemble Philippines sa harap ng mga diplomat ng iba-ibang bansa. The rousing performance pays homage to the very first Filipinos who formed the Royal Band of His Majesty King Norodom I in the early 1870s, and this nearly three decades before the Declaration of Philippine Independence. Sa kanya ring talumpati, binigyang diin ni Ambassador Mayo ang dumaraming bilang ng mga Filipino sa Cambodia na nagbibigay serbisyo sa iba-ibang sektor at ang presensya ng mga Cambodian scholars na nag-aaral ng mga postgraduate degree sa mga top universities sa Pilipinas. The Philippines remains a committed peacemaker, ready to share its experiences in peacekeeping, peace processes, and peace building. Ikinagalak ni Ambassador Mayo ang pagdalo ni Cambodian Minister of Commerce Chan Nimul. Aniya, mahalaga ito sa kasalukuyang economic cooperation ng Pilipinas at Cambodia sa larangan ng trade and investment, agriculture, connectivity, energy, at science and technology. Cambodia has become an increasingly attractive destination for Filipino tourists. It is encouraging that Samdech Thepadei's Prime Minister has proposed direct flight from Cebu Islands to Siem Reap for many occasions, and this would greatly facilitate people-to-people exchange. Sa datos ng Cambodian Ministry of Commerce, mahigit 60,000 ang bilang ng mga Filipino tourists na bumisita sa bansa noong nakaraang taon, at mahigit 25,000 naman ang naitala sa unang limang buwan ng 2024. Sa kasalukuyan, mayroong tinatayang 7,000 na mga Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Cambodia. Para sa TFC News, Rhea Soconais, ABS-CBN News, Cambodia. Nagsalo-salo sa isang natatanging boodle fight ang mga Pinoy at ibang lahi sa Austria para maibahagi at maipakilala ang mga pagkain Pilipino bilang bahagi ng kulturang Pinoy. Nagpapatrol, Hector Pascua. Espesyal ang inihaing pagkain ng Team Lorelei Pan na binubuo ng mga Austrian Filipinos at isang Croatian. Ito'y sa pangunguna ng kanilang chief na si Camille Sable na isa sa mga kauna-unahang Pinay na nagtapos bilang Master Confectioner sa Vienna. Pinagtulungan ng team ang paghahanda ng natatanging putahe para sa isang Boodle Fight event sa Vienna. Nagsimula ang team sa paggawa ng Pinoy pastries gaya ng pandesal, ensamada at iba pa. Doing event caterings last year for big companies and small companies who wanted to combine the pastry and bakery part with culinary Filipino food. But the problem was we didn't have a chef. But at the beginning of May, I think, we found PJ, who is our head chef. Di madali ang paghahanda, pero kinaya ni Chef PJ Pimentel at team ang mga hamon
para matapos sa tamang oras ang paghahanda at pagluluto. The organization is quite simple. There's always a marination time for the food we have, which is very typical for the Filipinos. The whole preparation is actually at the day also itself. Mm-hmm. And yeah, it's quite challenging to get everything on the same time hot, and to prepare the food also or serve the food at the same time. Hanggang sa dumating na sa exciting part, ang budal fight o tradisyon ng pagkain ng nakakamay na nana-enjoy ng lahat. The food is really delicious. So it's a mix of all kinds of stuff. So it's like rice, noodles, shrimps. It's so good. I'm speechless. Pati mga dayuhang bisita, nasiyahan sa kakaibang experience ng budal fight. I like the idea of eating with my hands and at the same time, eating at a long table with people. I enjoyed it very much. Layo ng organizers ng event na maibahagi ang isang aspeto ng kulturang Pilipino. The budal fight itself reflects the tradition of the Filipinos through the unity of eating together and the equality of people who are on the table and sharing their food on banana leaves and eating with their hands, as well as the generosity, the incentivity, and the joy and of eating together. Balak ng Team Lorelei na magkaroon pa ng ibang food event para mas maipakilala at maipatikim ang pagkain Filipino sa Austria. Para sa TFC News, Hector Pascua, Vienna, Austria. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa. Hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, maglagong lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kapamilya.